Magno, ikaw? Oh, ako nga. Ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, gayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Nakaraan, sayungib nagawang magpahinga kahit papaano sina Don Felix, Manuel at Pia. Agad inilabas ni Don Felix ang nakatago nitong bangka sa bukana ng yungib, kaya't ligtas silang nakalabas ng lisod. Nang mga sandaling yon ay ipinahabol ni Magno sina Don Felix, Manuel at ang nubya nitong si Iya. Sa dalampasigan na sila, natanawan ng mga tauhan ni Magno na hindi tumigil sa kahahanap sa kanila. Sa pagsampa pa lamang nila ng bangkang dimotor, ay pinaputukan na sila ng mga tauhan ni Magno, subalit walang natamaan sa kanilang tatlo. Agad silang nakalayo sa resort. Samantala, hindi makapaniwala si Layla sa ipinagtapat ng kanyang anak, bagay na ikinasakit ng damdamin ng anak na si Dalia. Masama ang loob na iniwan ng ina sa mansyon at dala ang sasakyan. Hindi malaman kung saan pupunta, kaya't nagpasya itong magpalipas ng magdamag sa hotel. Sa kabilang dako naman, madaling araw ay nagising na sina Don Felix at Iya habang magdamag silang binantayan ni Manuel. Nagpasya si Iya na dumiretso silang tatlo sa apartment nito na siya namang plano ni Dalia ang magpalipas ng sama ng loob sa apartment ng kaibigang matalik na si Iya. Mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagatang Hacienda Monteverde! Nagtitilaog na ang matandang. Madaling araw na. Hindi kumpleto ang tulog ko. Hindi ako nakatulog sa pag-iisip ko sa nangyari sa amin ni Mami. Anak niya ako, pero hindi pala niya ako pinapaniwalaan. Mas naging ibabaw pa talaga ang pagmamahal niya kay Daddy.
na nagawang ipadukot ang sarili nitong biyanan kaysa pahalagahan ang relasyon niya sa amin na pamilya niya. Oh, anong gagawin ko? Hindi naman ako matahimik. Nandito nga ako sa hotel. Pero, hindi naman ako makapagpahinga. Kailangan may makausap ako. Kung hindi, mababaliw ako. Si Iya nga pala. Bakit hindi ko agad naalala? Tama. Pupuntahan ko si Iya sa apartment niya. Doon muna ako sa kanyang apartment. Magpapalipas ng sama ng loob kay Mami. Tama. Doon na muna ako kay Iya tutuloy. Anong nangyari? Nabaril nyo ba sila? Nakasampa sila sa bangka bago pa man makalapit ang baba nating kasamahan. Ano ba talagang nangyari? Paano tayo natakasan? Hindi ko rin alam, bossing. Dahil sarado naman lahat ng pintuan. Hindi ko pwedeng sabihin may daan ng kwarto sa baba kung saan sila maaaring dumaan. Hindi kaya may susi si Manuel? Bossing, marunong magbukas ng pinto si Manuel. Kahit na alam rin lamang ang gamit. Expert nga po si Manuel sa pagbubukas ng pinto. Kahit alam rin lamang ang gamit niya. Bossing! Bossing! Bubugroy, bakit? Ay, sa paghanap namin sa tatlo, na may nakita kaming lagusan sa baba. May kwarto pala doon. Nakita ng buknoy na ito ang lagusan. Anong meron sa kwarto niyan? May komod at unan sa kama. Halatang bagong gamit lang. Hindi na ako makakalulo nito. Kailangan maunahan ko si buknoy. Total, nakaalis na rin si Manuel at Iya. Bossing, hindi kaya may lagusan ang kwarto niyan? Kahit na meron, ano pang magagawa natin eh? Nakatakas na nga sila. Kaya mabuti pa. Pakilusin mo lahat ang aking pwersa para mahanap ang mayon. May tricycle sa bandaron. Tena. Sige. Tayo na. Manuel, ano kaya kung ihatid na natin si Don Felix sa mansyon? Ha? Oh, hindi ba? Tsak, matutuwa si Dalia at ang mami nito. Gusto ko man, pero ayoko munang umuwi sa mansyon. Bakit po? Hindi ho ba mas ligtas kung nasa mismong bahay na kayo? Mas manganganib ang buhay ni Don Felix kung sa ngayon ay tutuloy sila doon. Baka nakakalimutan mong doon din nakatira ang kanyang biyahan. Tama si Mama Etia. Mas ligtas ako kung kasama ko kayo. Hindi po ba kayo natatakot na ang kasama niyo ngayon ay ang mismong dumukot sa inyo? Ewan ko ba, pero kahit nung nasa lumang bahay pa tayo ay magaan talaga ang loob ko sa'yo. Ayun, may tricycle na. Tricycle! Tricycle! Saan po tayo? Sa Purok Grande, Mapayapa Street, Bayan ng Labrador. Sige, sumakay na kayo kung ganoon. Sige na, sige na.
Nandito na ako sa tapat ng apartment ni Iya. Bababa na ako. Iya! 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 Hindi kaya ako naririnig ni Iya? Papasok na ako. Total, hindi naman nakalag ang gate niya. Ang dami namang tuyong dahon dito sa harapan ng apartment ni Iya. Parang walang nakatira. Itong kaibigan ko na ito, may pagkatamad yata. Andito na ako sa may pintuan. Iya! Walang sumasagot. Iya! Iya! Walang sumasagot. Wala pa dito si Iya? Teka, baka nga walang tao dito. Kasi maraming nahulog na to yung dahon at hindi nawawalis. Wala. Wala talagang tao. Ang mabuti pa, mag-grocery muna ako. Pagkasakaling sa pagbabalik ko dito, nandito na si Iya. Narito na tayo sa apartment mo. May pera ka ba niyan? Salamat naman. Oo. Ikaw na munang magbayad. Nasa loob ng bahay mo ang pera ko. Oo, alam ko. Nakulong ka kaya wala kang pera. tara na sa loob. At nang makapagpahinga na tayo. Maraming salamat sa iyo, mabait at sa iyo. Iya. Wala pong ano man yun. Tara na po sa loob. Sige. Siya nga po, at ako'y magluluto na. Alam ko, pareho kayong gutom. Si Don Felix ang mas gutom. Mas matagal siyang nakakulong eh. Dahil sa'yo. Dami-daming pagkain. Dinamihan ko talaga ang niluto ko. Dahil alam kong hindi kayo masyadong nakakakain sa lumang bahay. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Lalo na sa iyo, mabait. Kung hindi dahil sa iyo, malamang bangkay na ako ngayon at mas masakit. Dahil sa akin, bihag nyo lamang pati ikaw ay malamang hinahanting na rin ng grupo mo. Maraming man akong katanungan sa inyo, Lolo. Pero hindi ko naman kayang makitang patayin kayo ng sarili mong manugang. At hindi ito ang tamang oras at araw para sa mga katanungan matagal kong sinabi. Kain pa po kayo, Lolo. Alanganin ka pa yata nga tawagin akong lolo. Opo, dahil hindi na ako sanay. Kain pa po kayo. Sige. Siya nga naman po. Alam ko po na hirap kayo sa loob, Don Felix. Huwag mo na akong tawagin, Don Felix.
Lolo na ang itawag mo sa akin. Eh, ako po, anong tatawag mo sa inyo? Eh di, lolo na rin. Para hindi ka naalanganing tawagin akong lolo, ako na mismo ang magsasabi. At mag-uutos na kailangan mula sa araw na ito ay lolo na ang itawag mo sa akin. Ha? Mabait? Oo po. Lolo. Ganyan. Ang sarap palang tumawag ng lolo. Ang sarap malamang. May kapamilya pa pala ako. Oh, sige na. Kumain na po tayo ng kumain. Dahil pagkatapos natin kumain, matutulog na tayong lahat. Tulog agad? Kaya ang tas-tas pa ng araw eh. Hoy, ilang gabi kaya na wala tayong tulog? Oh, siya nga naman. Mamawiin natin lahat ngayon ang nawalang lakas natin sa kakatakbo at stress. Pamili na pagkain. Siguradong matutuwa nito si Iya. Hindi ko siya patutulugin sa pagkwento niya sa akin. Ang tagal ding hindi kami nagkita. Mag-iisang buwan na siguro. Oh, eto. Malapit na ako sa apartment niya. Oh, matilim pa rin ang apartment ni Iya. Ibig sabihin, wala pa rin siya? Bakit kaya? Saan kaya nagpunta? At ilang araw na kaya siyang wala dito? Hindi naman niya kasi sinasagot ang mga tawag at text messages ko. Ano kaya? Hihintayin ko ba siya? O babalik muna ako sa hotel? Ah, ang mabuti pa eh. Tutuloy na muna ako sa hotel. Babalik na lang ako dito sa ibang mga araw. Baka umuwi siya sa probinsya niya. Anong oras na kaya? Oh, 2 a.m. pa lang pala. Hindi pa, nakaka-adjust ang katawan ko. Sa loob lamang ng ilang araw na hindi regular ang oras ng tulog ko. Hirap ako ngayong matulog ng diretso. Nawala ang antok ko. Mahirap ko na namang kunin ang tulog ko nito. Ang mabuti pa eh. Baba ba ako para uminom ng gatas? Pampatulog daw ang gatas. Ah. Dito na ako sa kusina. Magtitimpla ko ng gatas para madali akong makatulog. Ah, tamang-tama. Puno ang thermos. Mahilig pa ito ha. Ito ang unang kong ginawa kanina pagdating namin. Alam ko na maghahanap ang katawan ko ng kape sa umaga. Pero madaling alaw pa lang eh. Gising na ako. Kaya gatas muna ang iinumin ko para makatulog ako ulit. Ayan. Nakatimpla na ako. Doon muna ako sa sofa hanggang maramdaman ko ulit ang antok ko. Ano kaya ang susunod namin gagawin? Paano kaya magkababalik sa mansyon si Don Felix? Ay, si Lola pala. Ako nga ba talaga ang nawawalan niyang apo? Bakit Manuel ang pangalan ko? Samantalang Jeda naman
ang pangalan ng kanyang apo. Nandito na tayo sa bahay ng kaibigan ko. Yung bilin ko sa iyo, kahit sino ang magtanong sa pangalan mo, sabihin mong pangalan mo, Manuel. Hindi pwedeng gamitin mo pa ang iyong pangalan. Sapagkat kung gagamitin mo ang pangalan mo at nagnakaw ka ulit, madali ka nilang matuntun. Okay lang sana kung ako ulit ang makakauli sa'yo. Kaya kailangan palitan natin ang iyong pangalan. Ha? Oh, kakatok na ako. Yung bilin ko, huwag mong kalimutan. Saan mo na naman napulot ang batang yan? Hindi ko napulot. Hinabol ko kasi may na-snatch. Itong liit na ito, nagkabang snatch. Oo. Magkano ang laman ng wallet? 500 lang. Ayos din pala ang chikiting nito. Ang liit-liit. Nagka-500 kagad. O paano? Hati tayo. Wag na. Ayaw mong makihati sa kita nitong bata ngayon. Eh mala. Sa ngayon, hindi. Kasi may mas maganda kong plano. Ano? Gawin mo siyang partner mo. Partner in crimes. At sa bawat kita nyo, bigyan nyo ako ng porsyento. Ayos ka rin. O ano? Payag ka? Sinabi mo eh, may magagawa pa ba ako? Siya nga pala, ano bang pangalan nito? At bakit hindi yata nagsasalita? Oh, amigo, ang tahitahimik mo yata. Natatakot pa yan dahil tinakot ko. Gina ang pangalan. Pero, pangalanan natin ng iba para hindi matuntun kung sino man ang mga magulang niyan. Naalala ko na. Tama. Gijeta nga pala ang pangalan ko. Sa tagal na hindi ko naririnig at sa murang edad ko ay unti-unting nabura sa isip ko. Ako nga pala talaga si Jeda. Kung ako si Jeda, anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Don Felix na ako ang apo niya na matagal nang nawawala? Ano ang gagawin ni Manuel? Ipagtatapat kaya nito na siya at si Jenna na nawawalang apo ni Don Felix ay iisa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Muntiverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar,
at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.